inyong lahat dito sa aming channel. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang notified. Kami si Justin and si Chris at ito ang aming simple life. Note and comment down below, please share and like this video. Good morning, guys! Today's breakfast, meron tayong melon slash berry smoothie, sunny side up egg, corned beef, tira kahapon, tira kagabi, tira rin kagabi, na lechong mahal. Good morning, Daddy! Morning! Thank you for cooking our breakfast! Welcome! Hi! Welcome sa JK Vlog, sa kain na kami ng breakfast. Yahoo! Dahil malapit nang mapuno ang ating washing machine, tayo ay maglalaba. So, welcome back. Gabi na ngayon dito sa JK Headquarters. Super extreme. Oo. At ang nangyari kanina, after namin mag-breakfast, si Chris, medyo napatagal ang kanyang pagpapahinga. Oy, nag-edit ako, excuse me. Dalawang video. Ano ka dyan? Naglaba pa ako at nagkusot ng shorts mo, no? Isa sa mga pagsubok pag sa bahay ka nagtatrabaho is labanan yung urge na mag-relax. Kasi ang sarap nga naman mag-relax na sa bahay ka lang. Baka naman isipin na wala akong ginawa. Ang dami kong ginawa. Marami siyang ginawa, pero efficient lang ako kaya mabilis ako matapos. So, aside from yung tulog kanina umaga, si Chris naka 6 hours na siya ng tulog. I'm carrying your child. Tinitay ka talaga yung reaction na yan. You stop with your nonsense. O, kaya gabi na yung ano. Eh, mahirap naman yung iba-vlog siya ng tulog. Kaya, ito, gabi na. Paano ako mag-vlog ng tulog? Hindi, ako ibig sabihin. At saka malakas na. Puro hilik lang marinig nila doon. Oo. Kaya, ito, gabi na. At ngayon, nag-aayos ng aking asawa. Dahil wala ko pong tayo, date mo ako eh. Okay, magdi-date kami. Sabi ko manonood ng Coco. Ang tagal ko nang sinabing manood ng Coco. Ano na nangyari sa Coco? Oh, manonood tayo ng Coco. Probinsyano, Coco Martin. Baram. So, may pupunta kami sa McDo at mag-o-order kami ng na menda. ng ano, nung sikat na secret menu, not so secret anymore kasi halos lahat alam na. Itatry namin yon kasi medyo nahiwagaan kami at medyo good luck sa ating diet. As if meron ako. Andito na kami ngayon sa baba. Ang daming gifts dito, oh. Siguro ito yung mga t-shirt na pinamimigay na aming landlord pag Pasko. Si Daddy, ayan, kinakasana naman niya ang lock ng kanyang bike. So, nandito na kami sa Santa Cruzan. At, oh, dumilim. Nawala yung street light. Ito, papunta na kami sa McDo ngayon mula sa aming tahanan. At ito yung gusto namin sa mga pedicab dito sa Malabon. Iba-iba sila eh, no? Depende kung binabaha. Pag binabaha, mas mataas. Size ng gulong. Oo, mas mataas. Dito yung pinakamataas na size ng gulong. Ito ba? Dito ba? Oo, yung mountain bike ko. Diba yung ibang BMX lang? Oo. Ito mas mataas. Tapos ang maganda, ang pinakagusto namin, medyo open air. Yung ano, parang convertible ang dating. Lahat ng usok na yung jeep sa buong. Oo, salun-salun. Kaya ito ngayon, mapunta na tayo. McDo. Dito na tayo sa Concepcion, as you can see. Kahit tapos na yung fiesta, may mga ano pa rin. Tawag dito, may mga changi-changi pa rin. Lakad tayo dun sa may McDonald's. Viewer pala yung wife. Ano pangalan ng wife mo, sir? Josephine. Ma'am Josephine, hello! So yan, na-order na namin yung secret. Secret menu. Yung secret menu sa McDonald's. Sasabihin mo lang dun sa nag-a-attend dun sa dapat pabulong. Tapos nakaganyan ka. Yung secret. Ano secret natin dyan? Tapos yung nag-assist namin si Sir Russell tsaka yung wife niya nanonood si Sir Russell yung manager dito sa branch. Tapos yung wife niya nanonood si Miss Josephine.
Ayan. Hello, my Madam Josephine. Thank you so much for watching. Tsaka din sa cashier na nag-assist. Ngayon, ginamit naman kung anong pangalan niya. Kaya ngayon, hihintay na lang natin dumating yung order. Kasi feeling namin may to order pa siya. Kaya hihintay lang ako. Andito ng mga epektus. Ready na tayo na. Yes. Let's go. Let's go home. Pauwi na tayo. Kaso yung nakuha ni Daddy ng ano. At tawag dito, pedicab, hindi convertible. Oo. Medyo matraffic lang. Gawa ng dami kasi ano dito eh. Yung mga changi, no love? Oo. In pero, preparation for Pasko. Yes. Hey! Welcome sa isa na namang edition ng Mukbang Challenge natin featuring yung mga secret menu ng ng McDo. Nabulog na ka na, wala ka pa rin. So ngayon, ito na yung secret menu na pinagmamalaki ng lahat. Ha, kinuha yes. namin silang lahat dahil gusto namin matry. Mm-hmm. Merong apat na versions o apat na variants ng secret menu. Kaya ito. Isa-isayin natin, Daddy. Oo. Hindi ko alam tawag eh. Ikaw magsabi. Oo. Yung isa, ito yung double quarter pounder. Yeah, pakita natin. Oo, double quarter. Double quarter pounder. Grabe ah, sobrang init dito ah. Oh, so yan yung double quarter pounder. Ito yung surf and turf. Ito, surf and turf. Oh. By the way, malinis kamay ko guys ha. Mm. Yan. Ay, ang ganda naman ito. Oo, oh, parang... Ayun. Kaya... Napalatin mukha mo, para mag-focus siya. Ito yung triple cheeseburger. Triple cheeseburger. Yan. Last but not the least. Yung double McChicken. Double McChicken. Yawn. Total bill natin guys, inabot ng 789 kasi bumili rin ako ng ano, McFloat. Nagpa-upgrade ako sa McFloat. Tapos si Daddy, ano nga yung ginawa mo, Daddy? Pina-large ko. Mm. Pina-large niya yung fries na hindi nyo na nakikita kasi kinakain nyo na. Ayan. Tapos pwede nyo rin siyang kuning a la carte. Mm-mm. Pero kung gusto niya yung burger lang, pwede naman din yun. Daw to dun sa ano nila, Daddy, yung menu na nasa likod, no? Kaya nga secret eh. Oo, kaya sasabihin mo, dapat pabulong pa ganun. Mm. So, excited na ako. Ano nga ulit to? Kalimutan ko. Triple cheeseburger. Ay, ito na lang sa akin. Pwedeng pakagat lab. Yes! Tikman natin. At habang kumakain tayo ng burger, ladies and gentlemen, pag-usapan natin ang ating mga childhood memories ng mga Christmas party na Daddy. Christmas party tsaka yung mga ritual pag papasko sa mga eskwela. Kasi naisip namin ni Chris, by the end of this video, i-announce namin ano yung monito-monita na gift namin. Kasi parang ako matagal na akong high school pa yata yung last na monito-monita ko. Oo nga naman. Kaya magmumonito-monita kami. Magde-decide kami ilang tuwing or ilang every ilang araw namin gagawin siya. Tapos meron kaming anong tawag doon yung mga long and short, mga ano, mga categories, mga category namin per day. Mm-hmm. Kaya mamaya may napili na kaming category, sasabihin namin ano yung category na yon, at after 2 days magbibigay na kami ng gift. 2 days ba lab? Depende. Depende. So yon. Tapos after na magbigayan kami ng monito-monita na gift namin, doon namin i-decide ano ulit yung susunod na category. At ganun din hihingi namin yung suggestions ninyo. Yes, kaya nga namin yung tulong nyo guys. Magbigay kayo ng nakakatawang category sa comment section. That's ba? Hanapin ako ng... Hanapin namin or titingnan namin ano yung pinakamaganda. Tapos maaari, yun yung gamit namin bago magpasko. Tapos ang budget lang natin, dapat 100 pesos lang yung ano, no Daddy? Hmm. 100 pesos lang yung worth nung regalo. Lahat-lahat na yon, yung pamasahe mo. Nakasama ba yan? Pamasahe mo, wrapping paper, everything. Basta dapat 100 pesos. Challenge. Parang madali lang masyado kung yung may category lang. Parang maganda, yung iniisip ko kanina, yung meron kung saan lugar natin kukunin. Oo. Kunyari parang long and hard, pero makikita mo sa grocery. Pwede ganon. Oo. Kaya, small and colorful, pero makikita mo sa hardware. Oo, tama. Kaya mga ganun. So, ganun din. Pag may naisip kayo magandang category, ilagay ninyo sa description, o sa comment section, para mabasa namin at malay nyo.
Kayo ang amin, maging inspirasyon. Yung category niya yung mga gamit. Dahil dyan, bakit ito ang kinakain mo? Yun lang pala. Ito, tatry ko yung ano, yung double McChicken. Medyo marami siyang lettuce na shredded. Hindi ako fan talaga ng may mayonnaise, kaya hindi ko siya inuna. Gusto ko yung may maraming cheese. Ang sarap to ah. Sagana sa palaman, no? Kulang lang sa pickles pero masarap. Naalala ko nun, Daddy, pag Pasko, lagi akong gumagawa ng gift sa lahat ng kaklase ko. Oo, gagawa ka na marami. Kunyari, bookmark, lahat sila meron. Parang pa-souvenir effect galing sa akin. Nauso sa amin yun. Saan airport? Eh, kasi lalaki ka nga. Kami mga babae, ganun. Lagi kami may pa... Ano ba yung inuso nun dati? Yung clay na huhulmahin mo. Basta yung mga arts and crafts, tas lahat sila meron nun. Kunyari, Christmas party, 20, ganyan. May ganun ako nung high school. Sa amin parang, ano, welcome na welcome yung mga Christmas party. Kasi, yung Christmas party, yun yung last day bago mag-Christmas break. At, yun din yung day after ng periodical exam sa amin. Kaya parang yun yung pinaka-release ng lahat dun sa eskwelahan namin. Sa public school, walang nagpe-periodical exam ng malapit sa Christmas party. Kasi walang magte-take na exam. Ang mga bata may sariling schedule. Pag ayaw nang pumasok, ayaw nang dinis na papasok. Dito sa mga burgers, walang kumatry nung ano. Ano to yung, ito yung pinakamahal eh. Ano ba yan? Yung surf and turf eh. Nagmahal lang kasi may extra tinapay sa gitna. Siya yung pinakamahal, yung surf and turf. Oh, at saka kabuti. Marami siyang damo. Oo, sa kabutihang palad, wala pa nagtatry sa amin. Pero sige, Daddy, try mo. Ina-try ko. Go, akin na lang itong ano. Busog na ako actually, guys. Kasi ang bigat sa chan eh. Oo, puro karne. Malukat siya sa chan. Sarap. Is it good? Or it's the same? Ay, kalahating isda. Kaya pala surf and turf. May parang fish fillet. Pakita mo, Daddy. Wasak na eh. Wasak na. Tapos ang pinaka-ayoko sa mga Christmas party, yung clean-up. Pag-uwian na, yan na. Settle na lang at uwi na isa-isa yan. Malas mo pag cleaners kayo ng araw na yun. Wala nang cleaners ko. Kami may ganun pa, may cleaners pa. Kaya never ako naging fan ng mga potluck. Kasi magdadala ka pa nung kubiertos mo, magdadala ka pa nung, halimbawa, pag nakatoka ka pa na magdala nung ganitong ulam, iuwi mo pa yung ulam na yan. Siyempre, after ng Christmas party, gusto mo, lalabas kayo ng mga klase. Ay, yun yung routine, pupuntang SM North kami. kasi parang sa amin noon, yung SM North, parang yun na yung... Yun yung mecca. Mecca ng after school. Oo, at saka nakabihis ka kasi. So yun ang pinaka... Yun kasi yung pinakamalapit na mall dito sa Malabon, SM North. So, eh hindi ako... Yung mga tipong hindi pa sarayong mga batang nagbabas, parang feeling mo, dalagang-dalagat, binata-binata. Kasi magbabas ka, mapuntang North Edsa. Ayun, naalala ko lang. Sa amin, SM Fairview yung pinupuntahan. Sa amin, ang lapit lang ng SM Fairview. Kahit umatsing ka, nandun ka na sa SM Fairview, wala sa amin. Ayun, asan... Share mo sa akin nila, love. Asan ka pa nag-high school? Sa St. Anthony ako nag-high school. Sa may Lagro. Ako na, ma'am. Sa Hulo, yung Malabon National High School. Doon ako nag-high school. The best! Sa amin, expensive! Hindi ako kasi nag-request talaga. Kasi private school ako from elementary hanggang elementary days, ayun, grade 6. Ayoko talaga sa private. As in, naiinis ako sa private, mga bata doon, iba ugali. I mean, they're prim and proper, pero antindi nila mambuli lang. Oh, hindi ah. Siguro dahil kasi Chinese school ako, tapos ako lang yung pure-blooded Filipino. Ako lang yung walang halo, kaya siguro dinidiscriminate ako. Kaya nag-wish talaga ako, sabi ko, mama, wag mo na ako i-private school, ayoko na. Kahit laging may discount, kasi honor student ako nung maliit pa ako. Kahit laging may discount, sinabi ko, mama, gusto ko sa public school. And it was the best decision of my life! Kaya laking bagay sa'yo nung... Ngayon, yung public, gusto mo pa rin. Ngayon? Para kay Pina. Nang K-12?
Marami akong opinion sa sistema ng edukasyon na we will talk about in another video. Wag sa video na to. Kasi yung quality ng education noon, tsaka curriculum noon, maganda. Ngayon, no comment. Before we end this mukbang session, actually, bago natin i-announce ano yung category natin sa Muni to Muni. Ayun. Kasi hindi na namin kaya ubusin. Ang dami pang tira. Malamang maging agahan. At, na-meet ko man ako eh. Maging agahan na tanghalian na namin to. So, kailangan namin ng tulong nyo, guys. Magmumuni to Muni kami ni Jassy. Magbubunutan pa ba tayo, love? Gusto kong may codename ka. Every time. Baymax. Mag-iiba ka ng codename. Ayan. Tapos mga mabunot mo yung sarili mo. Daya. Kaya ayun. So bigyan nyo kami ng category ng Munito Munita sa baba sa comment section. Yun yung magiging giveaway natin. Okay? So kapag napili namin yung inyong comment, you will get a very special mug and picture frame. Ano? Oo, mug tsaka picture frame. Hindi, joke lang. Meron kami ano? Kwento nila yung funniest. Ayun, tsaka ikwento nyo yung pinaka memorable nyong Christmas party memory. Memorable Christmas party or the best Christmas party memory. Uh-oh. Ayan. In the comment section, check niyo yung description box. May mga ilalagay pa akong details doon. And joke lang yung ano ah. Joke lang yung mug at saka yung frame. We will have a very special... Hindi mag-saka frame na nga. Ha? Mag-saka baka wala sumagay. Frame, wala mag-comment sa baba. Ito talaga. Ah, sige, isip kami ng iba pang ano. Follow us on our social media account sa aking Instagram stories. Makikita nyo minsan dun yung mga pinapag-giveaway ko. So, yun lang guys. Si Peanut, sabi niya, Mami, ang sarap ng kinain natin. Huwag na natin itong ulitin. Mag-gulay na tayo bukas, sabi niya. Salamat sa panonood sa video na ito. Sana na-inspire kayo na kumain ng gulay sa amin kasi medyo... Wag niyong gayahin to. Pagpaminsan-minsan. Pagpaminsan-minsan. Maganda to pag mas marami kayo. Eh, kaso dalawa lang kami. Tatlo kaya, tayo. Tatlo? O si yun. Peanut. 2.5. Yan si Peanut. So yun lang. Thank you so much guys for watching our mini mukbang dito sa aming JK Vlogs Vlogmas segment. Ah, ba na? Mukbang, JK Vlogs, tsaka Vlogmas pa. JK Muk Vlogs. Ayan, JK Muk Vlogs. So yun lamang po. Thank you so much for watching. I will see you again next time. Bye! Ho, 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 ho! Merry Christmas!